So moment distribution method, ang ano lang, marami tayong mga factors na kailangan i-consider. Okay? Na dyan yung una, yung mga stiffness factor, yung pag-stiffness ng beam natin. Okay? Kailangan malaman natin kung gano'n ba ka-stiff yung ating beam. Kapag beam, meron tayong tatlo na pwedeng posibleng value ng K natin. Una, ito una, which is yung absolute stiffness factor na ang K model equals sa 4EI over L. Then yung relative stiffness, kapag constant daw yung E mo, meron kang I over L. Na kapag yung support mo ay nasa pinakadulo or siya na lang yung natitira, hindi siya continuous or wala na ibang support sa side niya, kailangan daw yung K mo i-multiply mo sa may 3/4 or sa may 0.75. Then next, meron tayo tinatawag na distribution factor naman. Kung saan, K mo sa mismong beam mo, i-divide mo siya sa may K na mga katabi mo mga beam. Okay? So, nakadepende doon sa kung saan kang support nakadikit. Okay? So, halimbawa, meron kang tatlong beam. Okay? So, ginagawa din sa may distribution factor. Kumbaga, naghahatihan sila, sino ba yung magdadala ng mga moment natin or sino ba magdadala ng bigat. Okay? Kumbaga, pinaghahatihan nila. So, kung sino mas ano, mas steep sa kanila, siya yung mas magdadala ng bigat dapat. Okay? So, ang nangyari dito, halimbawa, ayan, meron kang K over summation ng KI. So, halimbawa dito, kukunin mo dito yung pinaka-DF mo. Okay? Yung sa may side mo na to ng beam mo. Kasi meron kang kalawang side ng beam mo, meron kang kanang side ng beam mo. Ganun din sa may mga ibang parte mo. Okay? So, mangyari dyan, halimbawa, dito sa may, consider muna natin itong nasa may roller na to. Okay? Sa may side na to, para makuha yung DF mo, ang gagawin mo, kailangan naka-sum mo yung katabi niyang beam. Yung KI na, yung K na kabila mong beam. So, halimbawa, yung katabi mong beam ay KI. So, KI na yan, i-add mo sa may K mo, which is yung nasulat ko kanina, yung KJ. Kuha? Then yung pinaka ano mo, numerator mo ay yung kung anong K meron doon sa may B mo, which is yun nga, K, J. Ayan yung DF nitong kaliwang side na to. Then para sa kanang side naman na to, para sila lang numerator. Meron tayong KI, meron tayong KJ. Parin. Pero kinabahan niya dito sa may kaliwang side, imbis na KJ ang ilagay mo, yung K mismo ng beam na kinukonsider mo ang ilalagay mo dyan. Okay, so meron ko ditong K, I dyan. Okay? So pag frame ang pinag-usapan, halimbawa, dito sa may point na to, meron tayong frame dyan or meron tayong column dito. Maliban sa KI, siya ka sa KM, kailangan din natin i-consider yung K nito nasa may baba at siya ka nasa may taas na column mo. Ayun, kapag meron tayong fixed support, automatic yon yung DF niya ay equal sa may 0. Then yung extend, yung ano mo, yung hinge mo or kapag meron kang roll support, ang DF mo ay equal sa may 1. Meron tayong tinatawag naman dito ngayon sa may natin, sa may MDM natin. So ito yung ginagamit kapag meron tayong fixed end supports or yung magkabilaan na fixed end yung support natin. Okay? Then next naman, kailangan mo gawin, kunin mo naman daw yung ayan, yung unbalanced moment mo. Kumbaga, kailangan mo mabalansin yung mga moment mo sa kaliwa at kanang side mo. Natutusin, di ba? Hindi naman talaga fixed end yung ano mo, yung mga support mo. Tama? I-assume lang natin na ano na fixed end siya, ibabalance pa natin kung ano ba dapat yung kanyang pinaka-load natin. Okay? So, kailangan ma-distribute yung pinaka-ano niya, pinaka-moment mo. So, ang gagawin mo, kukunin mo lang yung summation ng FEM mo, then multiply mo sa negative ng DF mo. Okay? So, yung FEM na yan, ayan yung nasa may kalawa at kanang side. Kumbaga, kung saan mo hinangot yung ano mo, DF mo, yung dalawang, yung magka-adjacent na beam mo, doon mo na din kukunin yung pinaka-value ng FEM mo. Then kapag, ano, kapag ang D mo, or yung hindi sila na-balance yung moment mo, kumbaga kapag hindi ito equal sa may zero, kailangan mo pang i-carry over yung value niya. Kung saan, ililipat mo naman sa kabilang side yung, ano mo, yung iyong value na nakuha mo dito. Okay, medyo, ano lang, salit-salitan lang ginagawa dito. Okay, so, paglipat mo doon sa may, ano mo, sa may kabilang side ng beam mo, kailangan mo lang gawin ay kalahatiin siya. Then, ulit mo lang gawin, mag-summation ka lang ulit ng, ano mo, imbis na FEM, ang gagawin mo ay yung sa may CO mo.
then multiply sa negative df. And paulit-ulit yon hanggang dapat na mag-zero yung d mo. Kapag zero na yung d mo, pwede, no, i-add mo lang lahat ng ano mo, ng nakuha mong d, saka co, pati kasama yung FEM, makuha mo na yung moment mo dyan. Mababa, example tayo. Dito mapapansin nyo, meron tayong tatlong span. Okay? So, tatlong span na yan, sabihin meron tayong tatlong k na gagamitin. Okay, yung k, Yung k mo sa unang span, pangalawang span, and pangatlong span, pamasin ninyo, sa may first at second span, nakamultiply tayo sa 3/4. Okay? Then, ang ginamit ko ay yung i over l. Na kung saan, hindi ko na consider si i. Kasi nga, makakasin lang din naman si i kapag nag-compute ako ng df. Okay? So, compute na lang, isama niya lang na compute si i kapag kailangan siya sa problem. Kumbaga, what is the value of k? So, doon yung computein yung ano nyo, yung pinaka-value ng k. Pero kapag kukuha tayo na, ano, ng moment, pwede nang di nyo na pansinin si i natin or yung moment of inertia natin. Okay, so, ayan, halos 1 over na lang silang lahat yan. Okay, then 1 over l. Kapag length ng span 1 mo ay 5, length ng span 2 mo ay 4, then yung length ng span 3 mo ay 6. Ito yung pinaka-dulo natin. Kuha? Then, yung first span siya ka second span mo ay nakamultiply sa may 3/4. Bakit? Kasi sabi natin kanina, kapag meron ka daw support na wala nang kasunod o wala nang support sa kabilang side niya, halimbawa dito, wala nang ibang kasunod na ano, diba, na support. So, pwede natin siya makakonsider na isa siyang end roller support. Kuha? Na sabi natin, kapag meron tayong end roller support, kailangan i-multiply natin siya sa may 3/4 o sa may 0.75. Okay? Then yung K2 o yung span natin sa may ano, sa may pangalawa, wala siyang multiplier na 0.75. Bakit? Kasi nga, papasin nyo, sa may kaliwang side ni R2, meron tayong R1. Same time, sa may kanang side ni R3, meron tayong R4. Kumbaga, continuous yung ating beam dito. Walang, ano, meron pang ibang suporta maliban sa kanilang dalawa. Ang gagawin mo naman next ay yung kukunin mo na yung DF mo. Dahil nga end roller support tayo and yung hinge support natin, automatic yung ano mo, yung DF mo sa kalawang side dito ay equal sa may 1. Okay? Dito, saka dito. Okay? Ang magkakatalo, yung dito, yung DF mo sa kalawa saka sa kanang side na to. Pansinin nyo yung dalawa. Saan dapat mag-i-equal? Sa 1 po. Sa 1 dapat. Okay? Kasi nga, kung mapasin nyo dito sa may end natin, sa may end roller support, 1 yung pinaka DF mo. Kasi siya lang mag-isa ang bubuhat sa side niya. Tama? Ganun din dito. Siya lang mag-isa yung bubuhat sa side niya. Pero dito sa may gitnang to, sa R2 at sa R3, magdalawang side ang bubuhat. Itong kalawang beam at kanang beam na to. Kaya mangyayari maghahatihan silang dalawa. Kasi yung mas, ano, mas malaking stiffness, siya yung mas malaki ang bubuhatin. Dapat, naging yung pansinin, equal ba sa 1 yung dalawa or hindi? Kasi, kung hindi yan equal sa 1, bali makukuha yung sagot. Okay? Then, next yung gagawin, ano na, agad. Kumbaga, di ba meron tayong tatlong span? Ito yung span 1, span 2, and span 3 natin. Si Darren, span, hindi. Ito yung nasa may kalawang side. Ito, M2, ito yung nasa may kanang side natin. Okay? Titignan nyo lang sa may natin, sa may FM natin kung anong gagamitin yung equation. Pero careful lang, sabi ko kanina, kapag nasa kanang side tayo, anong dapat sign po ng moment natin, ng FM natin? Negative. Negative. Kapag nasa kanan? Positive. Positive. Kasi pag hindi, mali, mamamali tayo. Okay? Kuha, dito sa may fixed moment, ano lang to? Direct substitution lang. Then, gagamitin siya sa pagkuha natin sa may D naman. Kumbaga, didistribute na natin siya. Okay? So, ano nangyari dito, sir? Ano to? So, tignan niyo lang yung ano span ng ano mo, na makatabi mo. At yung sarili mo mismo. Halimbawa, dito sa may D1 natin. Yung sa may kaliwang side. Ito. Yung D nito. Di ba wala naman siya katabing beam sa kalawang side niya? So, FEM mo lang ay yung pinaka, ano mo lang, pinaka FEM lang ng beam mo or yung moment mo sa may kaliwang side mo.
which is yung naka-negative. Then dito, so yung dalawang FM mo naman, yung moment mo sa may kaliwa and moment mo sa may kanan. Dito rin and dito rin. Okay? Dito sa may kanang side, ilan din ipag-aal mo na FEM? Isa lang, di ba? Yung nasa kanang side lang ng ating span, 3. Okay? Then sa kanang side, wala ka na. Zero na yung i-add mo kasi nga wala ka naman na bubuhatin dyan. Okay? Then, huwag kalimutan lang na i-multiply siya sa DF. At the same time, dapat yung DF po ay naka-negative sign tayo. Okay? Huwag kalimutan yung negative sign. Kasi hindi tayo mag-zero kapag hindi tayo nag-negative dyan. Kuha? Kasi nga, ang goal natin, mapasiro itong ano, mapasiro itong D na to. Kasi kung mapasin nyo, D naman siya nag-zero. So, kailangan pa natin i-carry over or ilipat pa yung moment na natatanggap niya sa kabilang side ng beam mo. Okay? So, sa pag-carry over, kailangan nga kabilaan. Kumbaga, span to span na. Yung 208.333 mo, ililipat mo sa may kanang side niya, which is ito, na nakadivide sa 2. Pero itong negative 42.188 mo ay hindi mo malilipat kasi nga naka-end roller support tayo. Na kapag naka-end roller support tayo, equal yan dapat sa may 0. Kuha? Nang ganun sa may ano, sa may gitnang beam natin. Yung span 2. Yung nasa may kaliwa, pinasahan siya ng demo sa may kanang side. Ito, 365. Kikita po. Then yung sa may kanang side naman, pinasahan naman siya ng nasa may kaliwa niya. Na naka-over to din. Then yung sa C03-4 and 43 sa may dash span mo, ang nakapagpasa lang ay yung nasa may support mo. Pero itong 182, hindi niya mapapasahan si end hinge support mo nasa may dulo mong span. Kasi nga, meron tayong condition na zero siya. Kumbaga, wala kang moment dapat doon sa may dulo mo. Kuha? Then, si O mo na to, ibabalik mo siya dito. Sa may ano natin na to. Sa may D na to. Then, paulit-ulit itong ano to, itong dalawang to, hanggang dapat na mag-zero yung iyong D dito. Okay? So, ito yung pinaka table niya. Dito, kung mapasin nyo sa may table natin, ang ginawa ko, nilathala ko na or nilagay ko na yung ano natin, yung mga span natin. Then, nakatapat na rin siya para mas madali niya makita. Ito span 1 natin, so mayroong triangle. Span 2, so may triangle na nakabaliktad. Then, meron tayong rectangle dito. Okay? So, dito yung assume ko na dahil pare-parasa naman yung ano natin, I, and yung E natin, nag-1 na lang ako. Para mag-cancel na lang din sila. Kumbaga, di siya makakonsider sa formula natin. Okay? Then, yung length natin equals sa may 5. Okay? Sa span 1, 5. Sa may span 2, 4. Sa may span 3, 6 tayo. Okay? So, sa pag-compute ng K, ang kailangan mo lang daw gawin ay equals mo lang daw siya sa may 1 over length natin. Tama? Na dapat nakamultiply yan saan? May 0.75. Kasi nga, end support tayo. Pwede nyo lang siya i-copy. Pero sa pag-copy, kailangan i-double-click nyo at saka nyo i-control-C. Para kapag kinilig nyo dito, lalabas si 0.15. Kapag ang ginawa nyo, control-C, then nag-control-V kayo, iba yung lalabas dyan na value. Kumbaga wala siyang mapapakita ng value kasi yung C1 niya or yung katapat nito ay walang value. Kasi ang puro nitong 5 na to ay yung nasa may kaliwang side niya. So, same dito and same din dito. Over saan? 4. I-click nyo lagi sa may cell natin. Kung yung tatim na 1 over 4. Kasi paano pang nagbago kayo ng span? Diba? So, di na siya naka-general. Then, wala siyang 0.75. Continue siya. Meron pang support sa kaliwang side niya and sa kanang side niya. Okay? Then dito, ganun ulit. 1 over yung 6. Then ngayon, i-multiply mo siya sa 0.75. Dahil meron kang end support. Ito. Sa may kanang side mo. Okay? And sa pag-compute ng DF, laging isipin na sa may magkabilang dulo, walang sa may 1. Ayan yung dalawa. Equal lang sa may 1 natin. Okay? Then, dito, ayan, ang papasin ninyo sa DF natin, ito magkatabi na to, and ito magkatabi na to. Okay? So, equals mo to, then, parang divide,
Then parenthesis para sa dalawang ito. Meron tayong ayaw maklik ng isa. Ayan. Kapag hindi mo maklik kasi itong si Excel ay umaangat, ang pwede mong gawin, i-type mo na lang mano-mano. Kasi nakita mo naman yung ano niya, kung saan siya nakalagay. Nakalagay siya sa C12. Kumapasin niyo para sila ng kulay. Ibig sabihin para sila ng cell na pinupuntahan ninyo. Nang kailangan naka-fix siya. So para ma-fix siya, kumbaga hindi gumalaw yung ang inyong value na to, kailangan mong i-function F4. May keyboard nyo, meron kayong makita na Fn. Then F4. Kung walang Fn, control F4. Kung walang F4, walang control, pwede nyo mano-mano lagyan ng dollar sign. Okay? Then plus. Yung katabi naman niya ayaw maklik. Pwede kayo mag-navigate pala. Ayan o. Para mapunta doon sa may D12 natin. Then, function F4, close parenthesis, lalabas to. Sa point 38 natin. Then, control C mo to. Control V mo yan. Ayan. Ito naman. Yan sa atin. Yung sa kabila. Yung nagagawin natin. Click mo yan. Divide. Doon sa may same na value niya. E12. Function then F12 natin. Function mo lang ng dollar sign para mag-fix siya. Then enter. Then ito, control C mo or pwede mong gawin. Kung nakikita nyo itong maliit na square na ito, idrag lang siya pa kanan para makuha nyo siya. Okay? So next naman yung FEM. FEM yung wala itong formula. Kumbaga, maano-maano kayo dapat maglalagay ng mga FEM ninyo. Which is yung na-compute natin kanina. So, ayan yung FEM natin. Na dapat laging nasa kalawang side, laging negative. Nasa kanang side, laging positive. Okay? Then yung D, ang gagawin nyo lang, equals nyo lang yung ano nyo. Dahil nasa, ano naman tayo, nasa may kalawang side or nasa may support and support na, ang gagawin nyo lang, itong FEM nyo na to ay mumultiply nyo sa negative na value ng inyong DF. So, yan lang tayo. So, ang nangyari lang, nag-positive lang siya. Pero dito, magbabago na. Gawin nyo equals. So, yung ginawa nyo kanina. Ito. Plus. Ito. Multiply nyo sa may. 0.38. Okay? Dito, ang kailangan naka dollar sign ay ito. Yung nasa may C13 natin. Okay? Kasi mamaya, meron tayong gagawin na kung saan magbabago-bago yung C14 at yung D14 ninyo. Kailangan lagyan natin ng ano? Negative sign. Okay? So yan. Dito rin. Ano lang mabagoyin ko na letter dito? Yung purple. Ano ang kailangan natin gawin? Kailangan natin siya ituro na dito. Kumbaga, kung ano yung katapat niya, doon mo siya i-multiply. Okay? So, ayan yan and ayan yan. Kumbaga, yung sobra ng yung sobrang mong force dito, i-just, ano nila, paghahatian nila. Okay? Kasi nga, di ba, dapat yung moment mo talaga sa kahit anong, ano dyan, kahit anong reaction, dapat mag-equal sa may zero. So, ang gagawin nila, paghahatian nila ang dalawang yan. Okay? Then, ganun din dito. Ang gagawin, equal sa 133 plus sa may 681. Multiply mo sa negative ng 0.67 mo. Okay, then function F4 para sa maging fix siya, control C mo, then lipat ka sa may kabila. Pag-uwihin ko itong si E natin. Okay? Then last one, ito, ang gagawin mo lang, ayan, dahil fix N na yan, i-multiply mo sa may negative niya. Na lang. Then sa CO, or sa carry over natin, laging nga, ito, wala na to, zero na yan, pati rin itong dulo natin na to. Okay? So, pwede kayo maglagay ng zero dyan. Kung gusto nyo, pwede naman din na wala. Then, ito. Ang gagawin nyo natin, mag-focus tayo sa may span natin. Kumbaga, magpapalitan sila ng D1. Pero, kailangan nakadivide saan? Nakadivide sa may 2 natin. Okay? So, ito, may B15. Over sa may 2. Then, ito, wala. Hindi nyo kailangan pansinin kasi nga zero automatic yung sa may ano natin, sa may end support natin. Okay? Yan dito, ayan, sa may dalawang yan dahil wala namang end support yan, magbabaliktaran lang sila, then divide mo sa may 2.
Ito, divide mo sa may 2. Okay? Then ito, wala. Wala kang paggagamitan yan. Ito ang, ito ang gagamitin mo. Equal yan sa, yan, divide mo sa may 2. Okay? Kuha? So ito yung una natin carry over na kung saan kailangan malipat natin siya sa may D1 natin hanggang sa mag 0 siya. So, gagawin natin, i-highlight nyo ito. Okay? Then, i-drag nyo ito. Kung nakikita nyo itong maliit na part ito, i-drag nyo siya pa baba. Okay? Ayun. Kaya di ako naglalagay ng ano dito, ng 0. So, mapasin nyo ito, nag-ano siya, nagka-count siya. Pasin nyo, which is mali. Dapat ano, para maiwasan nyo yung ano na yun, yung increasing na yun, huwag nyo na lang siya lagyan. Diba? Kumbaga, automatic na 0 naman na yun eh. Para hindi na siya mabasa ng Excel. Kumbaga, kasi ang ginagawa ng Excel, paulit-ulit yung ginagawa mo. Minsan, kapag 0 nilalagay mo, tapos nag-drag ka pa baba, mag-ano siya, mag-increase siya by 1. So, ayan tayo. Kuha? So, ayan yung ating D1. And ito yung carry over. Then, paulit-ulit lang siya nangyayari. Pero ito, imbis na sa FEM nakadikit, kasi di ba sa may D1 natin, sa may FEM, ito, nakadikit na siya doon sa may CO natin. Okay, so may natira nating carry over. Pero yung naka-dollar sign, fix pa rin yan dapat. Doon sa may ating DF natin. Kuha? So, ayun, imbis na paulit-ulit kayo mag-solve, gumamit tayo ng Excel. Isipin nyo, ilang iteration niya bago mag-zero ang ating D. Naka 13 iteration tayo para mangyari yan. Okay? Then, kapag nag-zero na yan, yung ating D, gagawin nyo, i-add nyo lahat ng ating D saka CO. Wala sa may FEM kasi pinakababa ninyo. So, dapat hanggang saan lang siya? Hanggang sa may B, 39. Then, drag nyo pa kanan. So, ayan yung lalabas sa atin. So, kanang side, positive. Kalawang side, negative. Kasi nga, negative moment ang nakuha natin. Then, yung SBR, ito, mano-mano ko na itong sinold. So, EMR, ito, pwedeng formula. Kung saan, ito, nasa kalawang side ng span nyo, iniquick lang siya sa negative ng kanan niya. Ayan, no? Yung kanan mo, ang gagawin mo naman, i-add mo yung span mo, then divide mo sa may length mo. Ayan. Ito rin. Ganda rin ginawa. Sa may span mo, itong moment mo sa may span mo, divide mo sa length mo. Same din dito. Kuha? Ating, ano, first example is, meron tayo dito na, ano, meron tayo overhanging span na kung saan, hindi natin siya i-consider na span. Kundi, ano mangyari kapag meron tayong overhanging span? Nagkakaroon lang ng moment yung ating magkabilaang support. Kumbaga, imbis na dito sa may natin, sa may kalawa at kanang support, di ba zero to? Dito sa may example number 2 natin ay hindi. Kasi nga, merong nagpapamoment sa kanya sa may kalawa saka sa may kanang side niya. Okay? So, gagawin natin, mag-moment lang tayo. Then, di ba, ang makuha nyo dito ay negative moment. Pero dahil FM tayo, ang lagi natin sinusundan, pag nasa kalawang side siya ng beam, negative, pag kanang side siya ng beam, kanan. So, nangyari dito, nag-positive tayo. Kumbaga, nandito siya sa may kanang side ng beam natin. So, dahil nasa kanang side ng beam natin siya, kakonsider na natin siya as positive. Diba? Hindi siya negative. Hindi negative ang ilalagay nyo dito, kundi positive. Okay? Ganun din dito sa may 200 newton na to. Dahil nga, negative moment yan, kung nasolve natin last time, negative moment yan, pero dahil nasa kalawang span siya, ang nalagay mo sa FEM mo ay negative din. Okay po? Then, may panibago kang column para dyan. Maganda naman siya sa kapit ng span 1 mo, saka ng span 2 mo. Okay, so, lagay natin ang 0-1 dito, 3-0 dito, para mapakita na hindi siya kasama sa span mo. Pero making bagay ito para makuha mo yung moment mo doon sa may left and right support mo. Ayan. So negative, positive and negative 600.
600 and negative 600 tayo dito. Okay? Kuha? So, ganun lang din pagkuha sa K. Sa K mo, para silang 0.75 na nakamultiply. Bakit para sila nakamultiply sa 0.75? Kasi meron kang sa kalawang side ng R1 mo or ng span 1 mo, meron ka dyang span pero wala namang support. Ganun din sa span 2 mo. And support pa rin itong nasa dulo mo. Kapag wala na ibang support pa sa kanan niya. Kuha? Pero kung sakaling makaligtaan nyo, nalagyan na 0.75 itong dalawang to, okay lang. Okay pa rin naman. Bakit? Kasi nga, mayari dyan sa DF mo, magkakancel lang yung 0.75 mo. Tulad ng pag-cancel mo dun sa may I mo. Kaya di na natin kinonsider siya. Okay? Then, distribution factor, magkabilaan, kalawa, kanan, ng yung end support, uno. Then, sa may gitna nila, kinuha mo yung DF ng dalawa. Nasa may kaliwa, pinasider mo si N12, yung 0.19. May kanan naman, pinasider mo si 0.13 natin. Okay? So dito hindi ako nalagay ng dollar sign. Ang ginawa ko kasi dito ay nagmano-mano. Kung gusto nyo mas mabilis, pwede kayo maglagay ng dollar sign dito para pag kinontrol mo siya or dinag mo pa kanan, same pa rin makuha mo ang sagot dyan. Okay? Then, ayan. Meron tayo FEM sa kalawang side. Then, sa kanang side, meron tayo dito rectangular part. So, ito yun. Kukunin nyo lang yung moment niya. So, tandaan nyo lang, lagi sa kalawang side, negative. Sa kanang side, positive. Okay? Then, yung formula na lang galing sa may FEM table natin, susundan nyo lang din siya. Okay? Then, ito, sa may, mangyari din sa may D1, dahil tayo ay meron nasa kaliwa, imbis na ito lang i-multiply mo, yung negative 400, kailangan mo rin dagdag itong nasa may kalawang side niya, or yung moment niya sa may kalawang side niya. Okay, na nakamultiply pa rin sa negative na DF natin. Okay? Then, itong dalawa, pinag-add mo itong dalawang to, then i-multiply mo sa negative ng DF nila. Itong 84 sa 0.6, itong 56 sa may 0.4 natin. Okay? Then ito, same lang din ang ginawa natin sa may kalawang side. Pinag-add natin yung dalawa, yung nasa may kanan niya, siya kay negative niya na DF. After yung makuha, itong D1, okay, CO1 nyo, idadag nyo lang pa baba. Ito. Nagamang 0 lang yung inyong D3. Okay? Ito na yung dadag nyo, D1 siya kasi O1 lang. Hindi kasama si FEM. Kundi maglolo ko yan. Kasi hindi naman siya naka-formulate. Kasi constant to. 3. Number 3, yung pinag-iba lang niya. Ito. Lang ulit. Ano nang pinag-iba niya? Meron tayo dito ang fixed support. Ano sabi natin kapag fixed support? Sa pag fixed support, ang DF mo ay equal sa I, 0. Okay? So, meron tayo end support na hinge, so 1 yan, hindi F mo. Then meron tayong fixed support na end din, so 0 to. Okay? Then dito, ayan, parehas lang. Kung di ka nakapaglagay dyan ng 0.75, parehas lang din mo kung sagot kasi isang span lang naman ang ginamit natin. Okay? Then ayan, 213, 0.833, ito yung yung moment mo sa may maliit na triangle na yan. Ayan yun, yung 2133.33. Na positive siya kasi nga nasa kanang side siya ng ating beam. Okay? Pero pag nasa kalawang side siya, tulad nito, ng 200 newton natin, negative siya. Okay? Then, FEM. Ito, careful lang kasi ilang shape meron sa span 1? Dalawa. Diba? Kasi mahati yung ating triangle na yan. Kasi di siya consider sa span natin na ito. So, meron tayong triangle siya, meron tayong rectangle. So, careful lang sa pagkuha niyan. Hindi siya equal kasi nga yung triangle natin anang pa hindi equal diyan. Kasi kung rectangle lang naman 'yan, mag-equal 'yan. Okay? Then ayun. Na dito. So yung D1 natin para sa sa may fixed end, mababasa niyo ay 0. Bakit? Dahil po yung ating DF
ay equal sa may 0. So, kahit anong gawin mo dyan sa may, ano mo, fixed and support mo, equal na yan agad sa may 0. Okay? Okay po? So, yun. Then, yan. So, mangyayari, after mga D1, punta kayo sa CO1. Okay? Na kung saan, wala ulit to kasi nga, hinge support siya, pero dito, kahit fixed support siya, meron pa rin siyang di-divide mo sa may 2. Okay? Yun naman kasi sinabi na, ano eh, kapag fixed and support, wala siya, CO or carry over. Ang wala na carry over ay yung sa may hinge and support natin. Okay? Then, ano mo lang, i-drag mo lang. Yan, no? Wala na siya nakita. Kumbaga, zero na yung mga ano niya. Yung mga nasa kanya. Yan, ganun din dito. Pero din kasi yung ano mo, yung pinaka-multiplier mo o yung pinaka-DF mo. Kaya, mangyari dyan, mabilis tayo natapos. Kung walang tanong, doon tayo sa may last. Ay, mismong fix and na mismo yung parehas niya na support. So, saan, ang nangyari dyan, huwag masan yun yung mabuti. K natin, walang 0.75 kasi wala naman tayong inch and support. DF natin equals 0. So, magiging D1 mo equals sa may 0. Tanong, sir, okay pa po ba na mag-ano tayo dyan, MDM, para makuha yung moment? Di na, di ba? Bakit? Kasi automatic, kapag ganyan yung problem natin, meron tayong fixed and support sa magkabilang ano, magkabilang side, ano na gagamitin natin para makuha yung reaction sa support niya? Gamitin na lang natin itong formula na ito. Okay, kasi ito nga, itong table na ito, shortcut na siya para makuha niyo yung moment sa magkabilang support mo. So, bakit ka pa mag-MDM kung meron ka naman pala na direct way para makuha mo yung reaction sa may support sa kaliwa at saka sa may kanang side mo. Diba? So, yun lang yun. Itong SBR, EMR, pwede ka na lang mag-submission moment para makuha mo yung mga reaction dyan para mabilis ka na.